Noong high school ako, mayroong CR sa paaralan namin na permanenteng pinasara dahil marami ang nakakaranas ng kababalaghan sa banyo na yun. Kababalaghan na hinding-hindi namin makakalimutan hanggang sa aming pagtanda. Ang unang nakakatakot na pangyayari na aking ikukwento ay nung nag-CR kami doon ng best friend kong si Yas pagkatapos naming kumain ng lunch. Uy, Olive, samahan mo naman ako mag-CR. Ihing-ihi na ako eh. Okay, sige. Mag-retouch na rin ako ng makeup ko sa CR. Uy, Olive, matatagalan pala ako dito ah. Jebs din kasi ako eh. Okay lang. Matatagalan din naman ako mag-retouch ng foundation at lipstick eh. Basta siguraduhin mo lang na di ko maamoy yung jebs mo ah. Grabe ka naman, bes. Lahat naman ng jebs may amoy eh. Uy, Yas, ikaw ba yung kumakanta, ha? Uy, Yas, sabi ko, ikaw ba yung kumakanta? Yas? Dyan sa sahig? At bakit sumigaw ka ng malakas? Ang pangalawang nakakatakot na karanasan naman na ipapakita ko sa inyo ay nung nag-CR yung isa naming kaklase na hindi daw natatakot sa multo. Uy, Neri, doon ka nalang mag-CR sa second floor. May white lady kaya sa CR na yan. Nakita ni Olive kahapon, promise. Tigilan mo nga ako, Yas. Jebs na ako, kaya dito na ako mag-CR. Tsaka hindi ako natatakot sa multo, no? Baka sabunutan ko pa nga yung white lady na yun, eh. Sige, bahala ka dyan. Ay, ano ba yan? Hindi naka-flash? Kainis naman ang tigas, ayaw lumabas. White lady pala ah. Putik, ano yun? Alam ko na kung sino yan. Huy, Olive, alam kong ikaw yan. Nagpapanggap ka lang ng white lady eh. Huwag mo akong takutin. Nag-effort ka pa mag-costume at mag-makeup ha. Diyos ko, bakit ba ito ko dito? Oh.
huli at pinaka nakakatakot na karanasan naman na aking ibabahagi ay nung nag-CR doon mag-isa yung teacher namin sa Filipino. Grabe, nakakapagod talaga magturo ngayon. Pagkatapos ng insidenteng yun, na-confine sa ospital ang teacher namin ng isang buwan. Halos isang buwan siyang nakatulala at di na nagsasalita. Pero dahil sasabay-sabay namin siyang pinagdadasal araw-araw, gumaling din agad siya. Bumalik na siya sa dati niyang sigla at nakakapagturo na ulit siya sa amin ng normal. Dahil sa nangyaring yun, dinesisyon na ng principal namin na permanenteng ipasara ang banyo na yun. Pinaimbestigahan na rin ang dahilan ng pagpapakita ng babaeng multo sa CR na yun. Pero hanggang ngayon, kahit nakalipas na ang 10 taon, di nila alam kung bakit siya nagmumulto dito. Dahil ang pagkakaalam ng principal namin ay bagong lote ng lupain ang tinayuan ng paaralan namin. Sa kabutihan palad naman ay hindi na nagpakita ulit ang white lady na yun kahit kanino paman. Pagkatapos ipasara ang nakakakilabot na CR na ito. Pero paano kung mapagdesisyon ng buksan ulit ang banyong ito? Magpakita pa kaya ulit ang nakakatakot na babaeng multo na yun?